Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi di Sunga from Making Change Project. Maganda umaga sa lahat ng mga Gilibers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Okay, so this 2019, stop budgeting your money. Okay? Para magkasya ang pera mo at sumobra pa, stop budgeting your money. You need to do this one thing. Ano yun? Pero bago natin sabihin yan, announcement tayo sa lahat ng mga gusto magpa-coach on how to start your investment saving scheme na sigurado kang makapag-save ka ng pera. You call me para makapag one-on-one coaching tayo. Pwede online or personal. Just message me sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga, and FB account, Gigi Sunga. Okay, or call me 0939-5254-311. Alright? Okay, isa pa announcement. Doon sa mga gusto magpa-advertise na kanilang mga business, if you want to increase your sales, if you want to increase your customers, clients, so I can help you with that with my YouTube channel and some marketing strategies. So, pwede ko rin kayo i-coach, i-consult. So, mag-message lang po kayo sa akin. Okay, so, stop budgeting. Okay, para magkasya ang pera mo this 2019. Stop focusing on budgeting your money. Okay, why? Explain ko muna, bakit ba nagbabudget ang tao? Ang tao, nagbabudget siya kasi para magkasya yung pera niya, di ba? Kasi meron ka lang specific amount na dapat gastusin for a week, for a month. Okay? So, yan lang dapat ang gastos mo. Kaya, binabudget mo siya para hindi ka sumobra, hindi ka mawala sa focus. Okay? Sa focus ng yung paggastos or dun sa hindi ka pwedeng lumampas dun sa limit na pera mo. For example, you are earning, let's say, 20,000 a month. Okay? So, you need to budget your money para magkasya yung 20,000 a month. And doon sa kakabudget mo, kakabudget, so you are cutting some coffee, Starbucks, you're cutting some movies, you're cutting some of your expenses, di ba? So, nangyayari, kakaganon mo, hanggang before knowing it, may edad ka na pala. At hindi mo na na-enjoy ang masarap na coffee na yung Starbucks. Hindi mo na na-enjoy ang magandang tanawin ng Palawan. Hindi mo na na-enjoy ang mga iba't ibang nakaka-enjoy sa buong mundo. Okay? Bakit? Kasi kaka-budget mo. So, instead of budgeting, stop doing that. Mag-focus ka ngayon on how to earn more money. Okay? Kasi kahit na anong gawin mo sa budget na yan, ang ganyan lang yan talaga. Kasi naka-fix ang income mo. Fix it. Diba? So, anong gagawin mo dyan? Titipirin mo lang ang titipirin ng sarili mo. So, magandang gawin mo is umisip ka ng paraan paano mag-increase ang iyong income. Para hindi ka laging takot na baka kapusin ako this month. Baka this weekends kulangin ng pera ko. So, para hindi ka mag-worry sa ganyang bagay, you need to increase your income. You have to find ways on how to increase your income. Let me give example, okay? I work for more than 2 decades. More than 20 years. And wala akong ginawa kundi magsulat ng pera, mag-budget, magtipid, magbawas ng mga activities. So, wala akong ginawa kundi ganyan. Ganyan lang ako ng ganyan. Every day, every year, for 20 years. Ang nangyari, hindi rin naman ako nakakaipon. Okay? Ang nangyari, sakto-sakto lang. Hindi naman ako kinapos ng pamasahe, pero sakto lang ang buhay. Kaya alam, meron ako mga gustong bilhin, hindi ko mabili. May gusto akong gawin na hindi ko magawa. Meron akong gustong puntahan, hindi ko magawa. Meron akong gustong gawin ministry, hindi ko magawa. Okay? Nag-budget na ako, hindi pa rin siya enough. Because budgeting is not the answer. Okay? So alam nyo kung ano naging susi lang na hindi na ako nagbabudget ngayon. And I don't even mind. I don't even mind my salary. Kung magsweldo ako, hindi, it's fine. Okay? Because almost half of my salary iniwan ako sa school as my savings. Kinukuha ko lang yung salary ko just to give yung share sa nanay ko. O pwede ko rin ibigay yung share ng nanay ko sa sweldo ko nang hindi ko kinukuha yung sweldo ko. I can pay all my expenses, my car, I can give my share to my mother kasi nakatira ako sa nanay ko. I can buy all the things that I want. I can go to SM, I can drink coffee.
Si Starbucks, I can do my ministry sa buhay. I can give to church. Everything, okay? Paano nagsimula yan? Hindi dahil doon sa pagbabudget ko when I started increasing my income. So instead of being busy budgeting your money, be busy, okay, thinking on how to increase your income. Doon naganap lahat nung nag-increase yung income ko. Nung nagsimula ako mag-increase ng income, would you believe ngayon, hindi naman ako nag-ati-hati ng pera eh. And now I have, hawak ko ngayon na pera. Hindi ako nagyayabang, pero pwede ako I can survive nang hindi ako nagsusweldo ng 3 months, 4 months. I can pay everything, all my bills. I can pay. Because of that increase in income na ginawa ko. Okay? So it's not about budgeting. The key is not about budgeting. Stop budgeting your money. Dahil kahit anong gawin mo dyan, bantayan mo man ang pera mo, ilista mo man ang bawat sentimo, yan pa rin yan eh. Naalala ko when I used to work sa Manila, nag-work ako doon, meron ako mga kasama sa dorm, sa apartment, na mga accountant sila. Lista sila na lang, lista ng mga pera na pagdating nila, lilista nila. And ganun din eh. Binabudget nila yung pera nila, binabantayan nila na hindi naman nadadagdagan. Diba? So instead of busy, getting busy, spending time, writing all your expenses, writing your, you know, your money na hindi naman nadadagdagan, mag-isip ka, umupo ka, mag-isip ka kung ano ang paraan para mag-increase ang income mo. Doon ka dapat maging busy. Okay? So, ang question, Doc G, paano ko naman mag-increase ang income ko? I can help you with that. Okay? Meron ako mga simple formula, how to triple your income, or 4x your income, 5x your income, na it happened to me. May mga simple formula tayo na alam ko doable, kayang-kaya mo. Message mo lang ako. I do coaching on how to triple your income or 5x your income. So, I can help you with that. Okay? So, delivers, tandaan natin, hindi budgeting ang problema. Okay? Ang problema, kulang talaga ang pera mo. So, you have to find ways on how to increase your income. Diyan ka dapat mag-focus how to increase your income, hindi lista ka na lista ng budget mo. Okay? So, please share this video sa lahat mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago, tumulad natin buhay. Pero by the way, meron isang nag-message sa akin kanina, nagpapa-coach, OFW siya, nagtatanong siya muna about co-op, then OFW po siya, nagpapa-coach nga siya. Bigla akong, hindi ko alam kung na-delete or ano, paki-message mo uli, I'm willing to answer you, okay? Pasagot na ako kanina, bigla lang nawala eh, okay? So thank you very much, Gilibers, enjoy the rest of the day, and let's go!